confidence sa security policy kasi hindi ka makapagpatakbo ng napakalaking departamento kung wala kang kakayanan doon sa technical na aspeto. Pero ito ay kailangang may kasama din na leadership qualities tulad nga ng pinakita ni Secretary Jesse Robredo na meron siyang background sa local governments. But at the same time, yung leadership niya ay hindi pwedeng questionin, no? Yung kanyang pamumuno. Mm-hmm. So yun ang dalawang elemento na mahalaga pag ikaw ay gagawing pinuno ng DILG. Apo, Professor De Vera, assuming po na nagtataglay ng basic qualifications ang isang kandidato sa pagka-cabinet secretary, ano po ang dapat na mayroon siya kung sakaling magiging DILG secretary po? Kailangan din as a person meron kang moral fortitude eh. Kasi alam mo, yung ibang mga mabibigat na problem ng bayan tulad ng wedding halimbawa, mm-hmm. ay may kinalaman yan sa paano tumakbo ang police, paano pagpapatakbo ng police force at yung local governments din. So kailangan yung DILG secretary, kailangan matindi ang dibdib niyan at merong moral fortitude to resist temptation of those who want to be corrupt, those who want to have special deals. Kasi you have to remember that in the DILG, because the police is under it, there are major projects that require huge amounts of money, mm-hmm. feeding out the supplies for the PNP, for example. Kung ang ilagay mo dyan ay corrupt o merong bahid ng katiwalian, mm-hmm. Talagang maaaring magkaroon ng korupsyon sa pagpapatakbo ng DILG. So, very crucial yung moral fortitude or yung personal decorum and personal moral standing ng DILG secretary. Among the different departments, the DILG, the DPWH, no, yan yung mga malalaki ang government contracts eh. Kailangan nilalagay mo dyan, malinis talaga na cabinet secretary. Nakita naman po natin yung epekto, Professor, nung pagiging maayos na pamamahalan ni Secretary Robredo. Sa tingin niyo po, ano po yung dapat tandaan ng isang nominee sa pagka-DILG sa ngayon po? Well, unang-una, kailangan ipagpatuloy niya yung mga sinimulan ni Secretary Robredo. Mm-hmm. Because, for example, yung mga scorecard on good governance, yung mga mandatory reportorial requirements sa internet dun sa financial transactions ng bawat LGU, ito naman ay hindi bago. This is already contained in the local government code eh. I think what made Secretary Jesse different was that he started institutionalizing this as a practice. Mm-hmm. Nandyan yan sa kwan, nandyan yan sa codal provision ng local, dapat ginagawa na ng local government yan. Pero nangailangan ng isang Jesse Robredo para gawin itong institutionalized all over the country. So whoever is chosen after him has the responsibility of making sure that this continues, the reforms that he initiated. More than this, you need a secretary who will carry also the burden of the type of leadership that the Secretary Robredo has. Medyo mabigat yung responsibility nung papalit sa kanya. Kasi the tragedy of his death and the leadership that he has given will require a new secretary to have both eh. Mm-hmm. Hindi sapat na magaling ka lang, hindi lang sapat na eksperto ka lang. Dapat mala Jesse Robredo ka rin mamuno ng DILG. I think the biggest challenge is how do we convert the memory and the achievements and the character that we saw in Jesse Robredo. How do we institutionalize it as a citizen expectation on government from now on? We now expect all our government officials to follow the qualities that Jesse Robredo had. Hindi lang sa DILG, but in other branches of government also. Okay, Professor, huling katanungan na lang po, yung ano po yung huling mensahe niyo po kaya Secretary Robredo ngayon pong wala na po siya? Well,
nakatrabaho ko si Secretary Robredo noong 2000 and 2001 when we had the Local Government Leadership Awards that we did in the Senate. And I've always found him to be a very hardworking, very diligent, and very upright person. So I was not surprised when he became a cabinet member that he exercised the same type of leadership. Pinuri ko ang Pangulong Aquino nung in-appoint niya si Jesse Robredo at sabi ko, best man for the job. No? Mm-hmm. So what I can say is we should be happy with what has come out in the media and in the aftermath of his untimely death, because he is now bigger than life, meaning he has now transcended Jesse Robredo, the DILG secretary, and Jesse Robredo, the mayor of Daga City, into Jesse Robredo, the paragon of transformative leadership in this country. So he has become bigger because of his death. All right. And for that, we should acknowledge his contribution. All right. Maraming salamat po sa panahon pong ibinigay niyo po sa amin na si UP Professor at Political Analyst Professor Popoy De Vera.